Right. Now, General, let's move on to another issue. This is quite interesting. Before we leave this one, Senator Robin Padilla has called on the PNP to stop using the word Muslim as a reference to the hostage takers. I'm sure you remember this. And he calls on what he says, education for the word, using the word Muslim. And I found this to be very interesting because to a degree, Senator Robin Padilla is right that the tinawag na mga Muslim. Anong pananaw niyo doon? Will you be having some kind of educational training? Anong reaction niyo sa panawagan ni Senator Padilla? Definitely, ma'am. First of all, we would like to apologize po sa ating good senator. And well noted po yung kanyang comment as far as yung nangyari po, ma'am. And yes, we will try to find out ano po ba ang tama po na napagtawag po natin, because if I would parang I would say also my observation in that particular incident po, alam mo, napakabilis po ng mga adrenaline that time eh. And this has happened naman sa mga ibang mga operations, medyo na highlight lamang po ito kasi kung minsan pag nagre-respond ka or ano, you either identify po, you describe po sino ba yung suspect, Ilocano, sino ba yung ano, Abiculano, para malaman po kaagad ng ano ng ating mga kapulisan at sino po ba yung hinahanap po natin. Sometimes those are part of the descriptions we attribute po sa mga criminals na hinahabol natin o mga suspects na hinahabol natin. Kung minsan nga tinatanong nga natin, ano ba yung intonation ng kanyang pananalita? Bisaya, Ilonggo, ganyan. So, but again, we apologize po sa ating good senator, and thank you very much for reminding us po. Kasi maganda yung punto ni Senator Padilla, pag merong nangyaring krimen, hindi sinasabi, sino yun? Kristiyano. That's a very interesting point. I mean, I understand kung sabihin, Bisaya siya, Bicolano siya, o ganito, but I guess it's because it spurs Islamophobia. Right? So that's interesting. So you're apologizing for that. And I'm curious, will you come out with a directive, with at least some kind of an AO of some kind? Hindi ko alam how you would do it in the PNP to formalize it or to take action. Yes, ma'am. Definitely, sabi ko nga, isa pag-aaralan po namin kung ano yung naging komento ng ating buting senador. Well taken po yun, and we'll try to correct po kung ano man po yung mga misgivings po or shortcoming na nangyari po doon sa insidente na to, na natawag nga po ng ganun yung mga suspects po naman. Okay. Now, the next topic is Percy Lapid. Just very quickly on this, General. I know that there's already a person of interest. Pero has the investigation gone deeper to the point that, for example, his commentaries have been reviewed in the last 6 months? Has he opened up to anyone speaking about threats or people who have expressed anger towards him? Have you looked at, I don't know, personal effects, Texas laptops that could take you deeper, give you more information to a possible mastermind, because the person of interest could just be hired hand? Yes, ma'am. Isa po nating hinihimahimay ang bawat impormasyon na dumarating sa atin. Ganun din po yung mga personal po na mga kagamitan ni Gidong Percy Lapid. Parang sa ganun ay mapag-aralan po natin ng maigi po. Ano po ba yung talagang naging motibo po nung pumatay o nagpapatay po kay Ginoong Percy Lapid? Because we had been also studying yung mga commentary niya in several months po, and we are continuing backtracking po. Dahil ito po ay napaka-seryoso po na nangyaring krimen sa isang member po ng ating media. So, kailangan po ay pag-aralan po natin ng maigi. Sabi nga ng kanyang
anak nung siya po ay aking nakausap. While we wanted na matapos po agad ang investigation na to, all they are asking is we should identify kung sino po yung talagang nagpagawa nito. Mm-hmm. And they really wanted to, that justice will be served po dun sa kanilang tatay. Oo. Na.